praise God. Napakasarap pong tingnan kanina nung mga offering dance. Kumbaga buong pamilya ni Sister Mean ano kasama. Kaya po ako natutuwa kasi ang gandang tingnan po na isang pamilya, isang buong pamilya ay sama-sama na nag-aalay ng papuri, naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? At yun naman po ang desire ng Lord, yun po talaga ang plano ng Diyos sa atin. Ang mga magulang ay pangunahan ng kanyang buong sambahayan sa paglilingkod. Kaya hindi ho nakakapagtaka kapag tayo bilang mga magulang ay naglilingkod, ay talagang pananagutan din natin na dalhin ang ating mga mahal sa buhay na katulad din natin ay maglingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. At dito po, nakikita ko nga po sa atin na pamilya talaga ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Pero marami pa po mga pamilya na alam nating hindi pa po natin kasamang naglilingkod. So patuloy po nating pag-pray ang ating mga families. At nang sa ganon ay maranasan din po nila yung joy ng paglilingkod na nararanasan po natin. Puri po ang Panginoon. Ngayon po ay April na and in 2 months time ay anniversary na po natin. Amen! Hallelujah! Parang kailan lang po, no? Next month ay May na. Kaya by June, last week ng June, ay magsa-celebrate na po tayo ng ating anniversary celebration. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Napakabilis ng panahon. Pero kapag ka talagang tayo ay abala sa gawain ng Panginoon, abala sa mga pinapagawa ng Panginoon, abala sa mga bagay na alam natin productive, hindi natin na napapansin, lumilipas ang panahon ng mabilis, pero merong mga nangyayari. Amen? Kaya darating pong June ay anniversary po natin, kaya in line with that ay nais ko pong i-announce sa inyo, mamaya po sa leaders meeting ay magkakaroon po ng sapagkat pagka-anniversary, meron po tayong mga ilang kagastusan uli, katulad ng lagi po natin ginagawa, ay magkakaroon po tayo ng pledges para po sa atin pong anniversary. Mamaya po sa meeting ng mga leaders ay mangunguna po ang mga leaders para po doon sa pledge for our anniversary celebration. And next week po ay mag-i-start na rin po tayo na manawagan para naman po sa involvement po ng bawat isa sa atin bilang church para po sa ating anniversary. Tandaan niyo po, lahat ng maaari nating i-contribute para sa gawain ng Panginoon, gaano man ito kalaki, gaano man ito kaliit, basta ginawa natin ito ng mayroong pagkakaisa para sa kaluwalhatian ng Panginoon, God is honored. Kaya sama-sama po natin ay pagdiriwang ang anibersaryo na ito, kaya pagtulong-tulungan din po natin ang kagastusan para po sa anibersaryong ito. At ang pangako ng Panginoon, magagawa niya na pasaganain tayo para meron tayong magamit sa pagkakawang gawa. God will bless us. Kung ano man yung ipe-pledge natin, ang Panginoon din ang magbibigay niyan. Amen po ba? Amen. Puro yung Panginoon, palakpakan po natin ang Lord. Ang bilis po ng panahon and excited po tayo para sa gagawin ng Panginoon sa ating anniversary. Okay, para po sa atin pong salita ng Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, if you have your Bible with you, ay hilingin ko po kayo na magbukas sa isang very familiar na passage sa Matthew chapter 7. Ang babasahin po natin ay verses 24 hanggang 27. Mateo 7, talatang 24 hanggang 27. At kung kayo po ay naririyan na sa inyo pong banal na kasulatan, nasa Matthew chapter 7 na kayo, anyayahan ko po kayo uli na tumayo upang sama-sama tayo makapagbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, handa na po para sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Sige po, basahin uli natin ng sabay-sabay, ng malakas. Ang sabi po dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas,
bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Tayo po'y sandaling magpasalamat sa Panginoon sa panalangin. Muli, Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo sa napakagandang pagkakataong ito, Diyos, na binibigay mo sa bawat isa sa amin, na patuloy na ang iyong salita ay amin pong matunghayan, mapagbulay-bulayan, upang sa pamamagitan po ng iyong buhay at makapangyarihang salita, muli ang bawat isa sa amin, hindi lamang maging tagapakinig, kundi tagapagganap ng iyong salita. At sa gayon, maging matulad po ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa matalinong tagapagtayo, na anumang sigwan ng buhay ang aming daanan, anumang hamon, anumang mga pagsubok, alam namin dahil ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. At ang bawat nananalig sa iyo, O Diyos, ay tunay nga pong hindi mo pinababayaan. Mayroong katagumpayan sa sino mang nakikinig, sa sino mang nagsasagawa ng iyong salita. Kaya naman, gawin mo po ang bawat isa sa amin na matalinong tagapagtayo, O Diyos, nagtatagumpay sa lahat ng gawain sa tulong at biyaya mo. Maraming salamat po. Ito po, O Diyos, ang aming sama-samang panalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakapo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating paksa po sa umagang ito ay may pamagat na You Are Built to Last. Ito pong nakaraang mga araw, early ng April, alam po natin na ang Taiwan po ay nakaranas po ng isang napakalakas na earthquake. At itong malakas na earthquake na ito, actually 7.2 ang magnitude niya. At itong napakalakas na earthquake na ito ay talagang naramdaman, naranasan po doon sa Taiwan, particularly sa Hualien area, sa Taipei. Pero ang makikita po natin dito, mga kapatid, ayon po sa tala, you will be surprised na bagamat ito ay 7.2 magnitude, it caused only minor damage sa Taipei. Napaka-minor lang po ng naging effect nito. At halos on that same day, ang sabi po doon sa tala ng mga nagmamasid, particularly yung mga media, sabi nila shortly afterwards, nakita po nila na yung mga magulang ay andun na agad, kasama nila yung kanilang mga anak na dinadala sa school. Yung mga trabahador, on that same day, shortly after nung earthquake, ay nagbalikan na po uli yung mga manggagawa doon sa kanilang mga lugar ng pagtatrabahuhan. Alam niyo kung ano po ang dahilan kung bakit ganon sila, bakit kaunti lamang ang naging epekto o damage ng malakas na earthquake sa Taiwan? Ang reason po ang sabi ay dahil ang Taiwan po ay isang island. Ang ginawa po ng government ng Thailand ay nag-implement po sila ng mga strict building codes. Naglagay po sila ng mga matitibay na mga pundasyon dahil alam nila na ang kanilang lugar ay nasa isang isla at prone sa earthquake. Kung pagkaginawa nila na at least maging earthquake-proof ang Taiwan. At ayon po kay Stephen Gao, ang sabi niya, Taiwan's earthquake preparedness is among the most advanced in the world. Ang gobyerno po ng Taiwan ay regular po na inaayos po nila yung level ng quake resistance sa kanila pong lugar upang sa ganon ang bawat mga residente ay masigurado na kahit gaano kalakas dumating ang earthquake sa kanilang lugar, they will be able to resist it.
sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon ng mga buildings na ipinapatayo doon. At of course, kapag earthquake ang pinag-uusapan, hindi po maiiwasan na laging tingnan o sukatin ang kakayahan o pundasyon ng isang structure, sapagkat ang earthquake, ang mga yung lakas ng earthquake, yun po ang susukat ng tinatawag na integrity ng isang structure. Kasi po ang isang building, the strength of a building, pag tiningnan mo ang isang building, ang strength po ng building ay hindi nakikita sa kanyang ganda o sa kanyang panlabas na kalagayan. Pag tiningnan po natin ang building, gaano man ito kaganda, ngunit kung ang kanyang pundasyon ay mahina, hindi po nito kakayanin ng anumang malakas na earthquake na dadating sa kanya. Ang importante po sa isang building ay yung tinatawag na structural integrity. At ganoon din po sa atin bilang mga mananampalataya. Ang buhay ng isang mananampalataya, tayo bilang mga mananampalataya, ang makikita po natin, mga kapatid, ay kung paanong ang government ng Taiwan, they made sure na Taiwan can stand strong against strong earthquakes. Tayo namang mga mananampalataya, God made sure that there is a way for us believers to last anumang malakas na sigwa, unos o bagyo ng buhay na dadating sa atin because of our faith in God. Yan po ang makikita natin na disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ating binasa, sino ang makakatagal doon sa sigwa ng kalamidad? At ganun din sa sigwa ng buhay, ang sabi ng Panginoon dito sa ating binasa, yung tao na yon ay yung tinatawag na wise builder. Yung matalinong tagapagtayo na nagtayo ng kanyang bahay sa matibay na pundasyon. Kaya anumang sigwa, anumang unos, anumang pagsubok ng anumang kalamidad ng panahon, anumang pagsubok o hamon ng buhay ang pagdaanan ng isang mananampalatayang matalino na kapag nagtayo, tagapagtayo, yung mananampalataya na yon ay magtatagumpay sa anumang sigwa ng buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Purihin po ang Panginoon. At yun po yung nais ko na makita natin magandang balita ngayong araw na to. As believers, you are built to last because of our faith in the Lord. Now, hayaan nyo po na bigyan ko po ng simpleng illustration yung atin pong pag-aaral, isang object lesson na somehow I believe ay makakatulong po sa atin pong binibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayong umaga. Bagamat maliliit ito, pero I believe yung iba sa inyo ay abot pa rin ang inyong tanaw. Meron po ako mga candles dito. Actually, mga kandila ng cake. Nakain na po yung mga cakes nito, kaya marami na po mga pinagdaanan nito. Okay, so familiar po kayo, no, sa mga kandilang ito. Ayan, meron po maliliit. Of course, alam natin kung ano ang purpose ng kandila. Ang kandila po, ang layunin po ng kandila o ang kagandahan ng kandila, ang usefulness ng kandila ay kapag ka ito po ay may sindi. Kahit maganda siya, kung wala siyang sindi, hindi siya useful. Kandila pa din siya, pero mas useful ang kandila kapag ka may sindi siya. Kaya meron po akong pangsindi. So far naman po, nakikita dyan, ano?
Ayan. So yung usefulness ng kandila ay nakikita kapag ka siya po ay may sindi. Yan po yung kanyang purpose. At sa normal po na kalagayan na sitwasyon, this represents our lives. Tayo po ay, yung buhay natin may saysay. Tayo po bilang mananampalataya, tayo ay liwanag, nagdadala ng liwanag. At sa normal pong kalagayan, normal condition, lahat po ng kandila na ito ay nagbibigay po ng liwanag. Pero kapag ka po ito ay nailagay na doon sa mga sitwasyon na medyo malakas na yung hangin, ano mangyayari sa kandila pag malakas na ang hangin? So napansin nyo, may mga kandila na under circumstances, yung iba namamatay, yung iba patuloy na lumalaban. Di ba? Patuloy na lumalaban. Yung iba naman, yung wala ng ilaw dahil may ilaw yung iba, nagkakailaw pa rin yung iba. Pero pag normal lang, hindi mo makikita yung difference. Pareho may ilaw. Pero pagka pinatay mo na, makikita mo na mayroong nagre-resist. Kahit may nagpipilit na patayin siya, mamamatay siya sandali, pero later on, mabubuhay siya uli. Now, ang difference po ng dalawang ito, of course, yung built nila. Magkaiba po talaga itong kandila na to. Meron pong kandila ng cake na kapag sinindihan mo, meron po uli siyang kakayahan para po magliwanag uli. Pero merong kandila, ito pong malalaki na to, nakakadaya. Pagka pinatay mo yan, patay na. Pero yung maliit, sumisindi pa uli kahit pinatay mo na. Kaya wag tayong madadaya sa tingin. Wag tayong madadaya sa pwedeng makita, ano? Paano na lang patapon. Sige, sa tubig. Thank you. Actually, kaya ko po ginamit na illustration yan sapagkat ganyan din po ang illustration na ginamit ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 7 using the illustration of two builders. Yung dalawang tagapagtayo, hindi natin makikita yung difference ng kanilang itinayo. Both of them were builders. Both of them persevered to build their house. Pareho sila. On the outward, parehong-pareho sila. Pero nasukat, nakita yung pagkakaiba nila nung dumaan na sila sa mga adversities ng buhay. At ipinakita doon, ang sabi ng Panginoon sa kanyang itinuturo, sabi niya, yung matalinong tagapagtayo ay itinulad niya sa tao na nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap sa kanyang buhay. Na nung dumating yung iba't ibang mga pagsubok, na natili pa rin itong nakatayo sapagkat yung bahay na yon ay nakatayo sa matibay na pundasyon, sa bato. Samantalang yung isang tagapagtayo, tinawag ng Panginoon na hangal. Thank you. Itong hangal na ito, nakinig din ang salita ng Panginoon, pero hindi ginanap ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, nagtayo din siya ng bahay. Pero ang problema, nasubok yung kanyang itinayo nung dumaan siya sa pagsubok ng kaparehong pinagdaanan ng matalinong tagapagtayo. Ang kaibahan, nung dumaan siya sapagkat siya ay tinulad sa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin, nung dumaan yung parehong pagsubok, yung kanyang bahay ay agad nawasak, agad nagiba, sapagkat hindi matibay ang pundasyon. Eh mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga kapag pinag-uusapan pundasyon. At mga mananampalataya na nananalig, na kumakapit ng matibay sa salita ng Panginoon, ginaganap ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun yung mananampalataya na ang sabi nga sa ating topic, built to last. Kayo po yung mananampalataya na kung hindi lamang ninyo pinakikinggan, kundi ginaganap ninyo ang salita ng Diyos, kayo yung mananampalataya na matalinong tagapagtayo. Na anumang pagsubok, anumang sigwa ang inyong daanan sa buhay, ang sabi ng banal na kasulatan, you will last every adversities in life. Amen po ba? Kaya ngayon po, yan po yung ating bibigyan ng pansin. Kaya ang tanong, what are the truths that this passage, ito pong ating pinag-aaralan na ito, ano po ang katotohanan na makikita natin na ipinapahayag nito sa bawat isa sa atin? If you want to be, dahil sabi nga po, ang matalinong tagapagtayo, yun yung dinisenyo ng Diyos.
na magtagumpay sa lahat ng sigwa ng buhay. Yung pagiging matalinong tagapagtayo, tayo po yun bilang mga mananampalataya. Gumaganap, nakikinig at gumaganap sa salita ng Panginoon. Now, to be a wise builder, ano po ang dapat nating malaman, maunawaan? Number one, wise builders are hearers and doers of God's word. Someone who wants to last the adversities in life has to be a wise builder. Bakit? Kasi ang wise builder, siya yung nakikinig at siya rin yung gumaganap ng salita ng Panginoon. Ang sabi na po ng verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So makikita po natin yung in comparison, ito pong dalawang tagapagtayo na ito, ang sabi, when you look at these same builders, pag tinignan nyo yung kanilang parehong bahay outwardly, they look exactly the same. They have the same appearance, they have the same build possible, and they have possibly the same materials also. These two builders, makikita natin, they both persevered in building, and both of them finished their houses. And you can clearly see from the outside that there is an exact likeness of the two buildings. Ngunit ang malaking kaibahan po ng dalawang tagapagtayong ito ay nahayag nung bawat isa sa kanila ay dumaan sa magkaparehong uri ng pagsubok ng kalikasan. Sila po ay parehong dumanas ng malakas na ulan na nagdulot ng baha, malakas na hangin na binagyo at bumayo sa kanilang bahay. Ngunit ayon sa Panginoon, ang matalinong tagapagtayo ay nanatiling nakatayo ang kanyang bahay sapagkat ito ay itinayo sa isang matatag na pundasyon. At ang sabi ng Panginoon, ang mayroong matatag na pundasyon ay yung nakikinig ng kanyang salita at ginaganap ito. Samantalang yung itinuturing ng Panginoon na hangal na tagapagtayo, nagtayo din siya. Nakakalungkot nga lang yung itinayo niya ay hindi nagtagal sapagkat ang sabi ng Panginoon, nakinig din siya ng salita pero hindi niya ginanap ang salita ng Panginoon. So makikita natin yung malaking pagkakaiba ng dalawa. Hindi nakikita yung difference doon sa panglabas. Pero nakita o nahayag ang pagkakaiba nila nung sila ay dumaan na doon sa pagsubok. So yun po yung makikita natin na unang katotohanan. If you want to become a wise builder, a builder that will last any adversities in life, you have to become a wise builder. And the wise builders are hearers and doers of God's word. Pangalawang truth po na makikita po natin sa bahaging ito ng banal na kasulatan, how you respond to God's word will determine the kind of foundation you are building your spiritual life. Yung kung paano kang tumugon sa salita ng Panginoon, yan po ang magdi-determine, yan ang magpapakilala, yan ang maghahayag ng iyong spiritual foundation. Katulad po ng dalawang tagapagtayong ito, magkaiba yung kanilang responses doon sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Hindi ito nakita doon sa moment na ipinapahayag ang salita ng Diyos, pero nahayag ito doon sa panahon na sila'y humaharap ng mga pagsubok. Nakita yung kanilang kaibahan nung sila'y humarap na doon sa adversities of life. They heard the same message. They faced the same challenges. At ayon sa ating Panginoong Jesus, only one remained strong. And yun yung nakinig at gumanap ng salita ng Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, how you respond to the Word of God will determine
the kind of foundation that you are building your spiritual life. Kaya makikita po natin, yung mabilis tumugon sa salita ng Diyos, ay mabilis din po ang kanilang paglago sa buhay pananampalataya. Yun po yung katulad ng mga tao na matalino na mayroong matibay na pundasyon sa kanilang pananampalataya. On the other hand, mayroong mga mababagal tumugon sa salita ng Diyos. Kaya ano nakikita natin? Of course, mabagal din po ang kanilang paglago. And yung iba, kung nakinig lang at walang tugon, of course, yun yung mga walang tibay ang kanilang pundasyon sa pananampalataya sa buhay. Bakit po? Because how you respond to God's word will determine the kind of foundation that you are building into your spiritual life. Kaya napaka, alam natin, ang salita ng Panginoon ay buhay at makapangyarihan. There's no question about it. Pero ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nakadepende kung paano itong tinatanggap ng mga nakikinig ng kanyang salita. Kaya nga sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is living and active." Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. So, ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. It has the power to change. It has the power to transform anyone who hears the word and lives by the word. So, buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. It has power to transform and change lives. Kaya lang, nakadepende ito sa bawat nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya failure to respond rightly to the word of God ay katulad ng pagtatayo ng bahay sa buhanginan. Wala itong matibay na pundasyon. No matter how many words na napakinggan ng isang tao, aral ng Panginoon na napakinggan ng isang tao, no matter how yung isang tao knowledgeable sa salita ng Panginoon, ngunit ang salita ng Panginoon na napakinggan ay hindi naman ipinamumuhay, ganun pa din. Yung nagtayo, yung nakinig, ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay katulad ng isang taong tagapagtayo na ang tawag ng Biblia ay foolish o hangal. Nagtayo siya ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan, walang tibay na maaasahan. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po ng tamang response sa salita ng Panginoon because it will determine the foundation, the kind of foundation. And thank you. So yung the way you respond to the word of God, hindi lamang makinig kundi pagganap ng salita ng Panginoon, it will determine the kind of foundation that you are building in your spiritual life. No wonder in Matthew chapter 13, nung nagpahayag ang Panginoon patungkol doon sa parable of the sower, nagpahayag ang Panginoon na mayroong isang magsasaka na nagtanim ng binhi. Well, tandaan niyo po, itong magsasaka na ito, ginamit lang ng Panginoon na illustration, pero of course, wala namang magtatanim na yung well, aimlessly, yung parang kung saan nalang bumagsak ang kanya tinatanim. Ang isang mabuting tagapagtanim, definitely, ay ilalagay niya, itatanim niya ng mabuti yung kanyang pagtatanim. Di ba? Pero somehow, ang sabi dito ng Panginoon, may isang magsasaka na naghasik ng binhi. And unfortunately, itong mga binhing ito ay bumagsak sa iba't ibang uri ng mga grounds. At ayon sa Panginoon, itong parable na ito ay parable na nagtuturo kung gaano kahalaga yung pag-respond natin sa salita ng Panginoon. Sapagkat yung una, sabi ng Panginoon, yung binhi na bumagsak doon sa pathway o yung tinatawag na daanan, ito po yung mga tao na ang salita ng Diyos, they did not take it seriously in their lives. May mga nakikinig ng salita ng Panginoon na ganun po ang tingin nila sa salita ng Diyos. They don't care.
Hindi sila serious sa salita ng Panginoon. Samantalang napakahalaga ng salita ng Panginoon. At ang diablo naman, yun naman ang kanyang sinasamantala. Because alam niya na kapag ang isang tao, dahil tayo nga bilang mananampalataya, we are built to last because of our faith in God. Because of our faith in His Word. Kaya anong alam ng kaaway? Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng matatag na pananampalataya sa Diyos, hindi niya na kayang ibuwal yung mananampalataya na yun. Amen po ba? Kaya the moment pa lang na ini-spread ang salita ng Diyos, nandiyan ang kaaway. He will try to pull out the seed. Hindi niya hayaan na tumubo ito. At yun ang inilalarawan doon sa binhi na bumagsak doon sa dawagan o sa daanan. Na ang sabi, nung bumagsak ito doon sa daanan, may dumating na ibon at inexplain ito ng Panginoon, yung ibon na yun ang diablo. Inagaw niya yung binhi para hindi tumubo sa puso ng mga nais sumunod sa kalooban ng Panginoon. Andyan po ba kayo? So hinahanap ng Panginoon na tama yung ating response sa salita ng Panginoon. But unfortunately, itong unang binagsakan ng salita ng Panginoon, they did not take the Word of God seriously in their lives. Kaya ano nangyari? Ito'y inagaw ng kaaway para hindi tumubo. The second na ground na minagsakan ng binhi ng salita ng Panginoon ay yung tinatawag na stony ground. Ang sabi po ng verse 20, ito yung mga tao, the one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. So tumubo din. Bagamat sa batuhan bumagsak yung binhi, inilalarawan ito ng mga tao na agad tinanggap ang salita ng Diyos ng may kagalakan. Ibig sabihin, tinanggap nila ang salita ng Diyos at nakita nila na pagpapala ang salita ng Diyos. And somehow, along the way, itong binhi na bumagsak doon sa batuhan ang sabi, but since he has no root, ayon sa Matthew chapter 13 verse 21, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes, he quickly falls away. Tandaan niyo po, ang sabi dito, nung dumating yung pagsubok patungkol sa salita, ang ginamit po sa verse 21, sabi, when trouble or persecution comes because of the word. Tandaan niyo, dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon, you will be persecuted. Dahil sa pagtanggap mo ng salita ng Panginoon, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, inihanda mo na ang sarili mo sa atake ng kaaway. At yun po ang katotohanan. Kaya lang yung makikilala kung anong uri ng tagapakinig ka, kapag ka, kung anong ginawa mong pagtanggap sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, yung binhi na bumagsak sa batuhan, tinanggap ng may kagalakan ng salita ng Panginoon, pero nung pinipersecute na siya, patungkol sa salita, agad siyang nawala. Ay, katulad ka rin pala ng hallelujah, praise the Lord ka na rin para, katulad ka ng ganito, ganyan. Eh noon, pag nagdadala ka ng Biblia, tuwang-tuwa ka dahil, praise God, nakilala mo ang Panginoon. Kaya tuwang-tuwa ka na pinapakilala ang Panginoon sa ibang mga tao, daladala mo yung Biblia. Pero meron palang persecution na hindi pala lahat ay matutuwa sa iyong bagong pananampalataya. Ah, kaya pag naririnig mo na yung persecution, unti-unti yung Bible na nakahayag na hayag na daladala mo, minsan pilit mo nang itinatago sa loob ng bag mo. O kaya later on, hindi mo na dadalhin yung Bible, ang Bible mo na lang na ginagamit ay cellphone na. At least hindi obvious na ikaw ay tagasunod ng Panginoon. At pag hindi mo natagalan yung persecution na yun, sabi itong binhi na bumagsak sa stony ground, he quickly falls away. Hindi niya natagalan yung persecution dahil sa kanyang bagong pananampalataya. But he received the word gladly. Tandaan niyo po yun, ha? Tinanggap. Kaya lang hindi nagpatuloy. Number three po, yung binhi na bumagsak doon sa thorny o yung sa tinatawag na dawagan. The one who received, ayon sa Matthew chapter 13 verse 22, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Tinanggap din ang salita ng Diyos, hindi katulad ng pathway. Hindi seryoso sa salita ng Panginoon. Pero itong thorny, katulad ng stony,
Tinanggap din ang salita ng Diyos nang may kagalakan. Ipinamuhay ang salita ng Diyos. Ginanap ang salita ng Diyos. Ngunit dumating yung panahon na sabi nga, because of the worries of life, yung pangangailangan ng material, mas nangibabaw, ang sabi, ito ang sumakal sa kanya, and later on, yun din yung naging dahilan para mapabayaan niya yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang nangyari? Nawala din ito. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, yung bumagsak sa good soil, ang sabi sa verse 23, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. Hindi lamang niya pinakinggan, inunawa niya ito. Ang ibig sabihin ng salitang understands, kumbaga, after ng thorough examination, in-embrace niya lahat yung mga katotohanang narinig niya, pinagsama-sama niya, at hindi niya na pinakawalan. Yun po ang ibig sabihin ng salitang understands dito. Kaya anong sabi? Dahil inunawa niya ito, niyakap niya ito, hindi na niya ito pinakawalan, it produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Yung binhi na bumagsak sa matabang lupa ay yung nakinig ng salita ng Panginoon, ito'y ipinamuhay, inunawa, hindi binaliwala. Ano po ang nangyari? Dahil bumagsak ito sa matabang lupa, yung binhi na yon ay tumubo ng tig-isang daan, tiga-anim na po, at tigta-tatlumpo. Higit pa doon sa itinanim. So mga kapatid sa Panginoon, ito po yung iba't ibang uri ng hearers ng salita ng Panginoon. At napakahalaga bilang wise builder that we respond rightly to the word that is being preach to the word that is being taught upon us sa salita ng Panginoon. Because the way we respond to the word of God will determine the foundation of our spiritual life. Kaya, sino po yung matalinong tagapagtayo, sabi ng Panginoon? He who hears the word and does it. Yun daw po ang matalinong tagapagtayo. At ang matalinong tagapagtayo, ayon sa ating pinag-aaralan, he will last even the adversities of this life. Ang sabi po, pareho silang pinakinggan, parehong nakinig ng salita ng pagpapalang ibinigay ng Diyos mula sa kanyang salita, ngunit yaong tumugon at nagsagawa, siya yung matalino at siya yung titibay ang pundasyon. Kaya sa harap ng pagsubok, pareho din sila ng pagsubok na kinaharap at pinagdaanan. They receive the same word, they receive the same trials, but magkaiba po ring resulta na nakita sa kanila. Bakit po? Because they have different responses to the word of God. At yung kanilang responses na yon ay pinakita kung anong uri ng pundasyon meron sila spiritually. The one called the wise builder, he lasted the adversities of life. Why? Because siya ay mabuting binhi o mabuting lupa na tumanggap ng salita ng Panginoon. Samantalang yung hangal o foolish builder, pinakinggan ang salita ng Diyos, ngunit hindi ito ginanap sa kanyang buhay. The way you respond to the word of God will determine your foundation of faith. And lastly, days of adversity will reveal the kind of strength you have. Yung uri ng pananampalataya na mayroon ka ayon doon sa different hearers, iba-iba yung mga pagsubok na pinagdaanan nila, yung mga adversities na yon, yun ang nag-reveal ng kanilang strength. Kaya tandaan niyo po mga kapatid sa Panginoon, ang uri ng katatagan ng iyong pananampalataya ay nasusukat sa pamamagitan ng pagdaan mo o sa pagharap mo sa mga hamon ng buhay. Kumbaga, yung mga challenges ng ating buhay ang magpapalabas ng ating
kung ano man ang meron tayong pundasyon, kung meron anumang merong lakas tayo ng pananampalataya, yan ay masusukat sa pagharap ninyo sa mga pagsubok ng buhay. Who are you in times of trials, in times of troubles, will reveal your spiritual strength or foundation. Yan ay makikita dun sa panahon na ikaw ay nag-iisa. Makikita yung pananampalataya mo, yung lakas ng iyong pananampalataya, yung uri ng iyong pananampalataya, dun sa panahon na humaharap ka ng iba't ibang pagsubok ng buhay. Diyan makikilala, diyan makikita ang uri ng pananampalataya na mayroon ka sa Panginoon. Kapag ka hinaharap mo na ang iba't ibang hamon ng buhay. Hindi yan lalabas sa panahon na ang iyong pananampalataya o ang sitwasyon ng buhay mo ay maayos. Hindi yan lalabas sa panahon na sa sitwasyon mo ay parang walang kaguluhan. Hindi dyan lalabas ang strength mo. Ang strength mo ay lalabas. Ang strength mo ay makikilala kung ano ang mayroon ka kapag ka ikaw ay humaharap na doon sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Kaya sabi po ng Kawikaan chapter 24 verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang wala kang lakas. So, makikita natin na our not true ability, our true strength will be tested dun sa panahon ng mga pagsubok. Dun mo malalaman talaga kung maliit pa ba ang pananampalataya mo o malaki na ang pananampalataya mo. Dun yan malalaman. Kaya nga sabi dito sa Kawikaan 24:10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang wala kang lakas. Ang sabi naman po ng NIV sa verse na ito, if you falter in times of trouble, how small is your strength? Again, sa King James Version, ito pa rin verse na ito, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Sa Living Bible, ang sabi naman, you are a poor specimen if you can stand the pressure of adversity. Yes, itong adversity, palilitawin nito kung ano yung uri ng strength na mayroon ka. Palilitawin nito maaaring as you face the challenges of this life, yung mga adversities na pinagdadaanan mo, palilitawin nito kung maliit pa yung pananampalataya mo. Yes, okay lang yun. Palilitawin din ito kung matatag na ang iyong pananampalataya, mas lalong mabuti yun. Pero kung makita mo man as you go along the way na dumadaan ka sa mga adversities ng buhay at nakita mo na maliit pa ang iyong pananampalataya, there's nothing to worry about. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa atin at ipinapakita niya sa atin na kailangan natin siya para magtagumpay sa buhay na ito. In fact, kung makikita niyo po sa banal na kasulatan, lahat po ng mga ginamit ng Diyos ng mga lingkod niya, lalaki at babae, lahat po sila halos ay mayroong account ng pagbagsak. Mula po tayo makikita na perfect, na hindi nagkasala maliban sa ating Panginoon. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na ginamit niya, they have their own failures, mistakes na nagawa. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, sa kabila ng meron silang mga kahinaan, meron silang mga account ng kanilang pagbagsak. Pero alam niyo kung anong makikita natin sa kanila? Kaya sila nagtagumpay kasi nagpatuloy sila. Hindi sila bumitaw sa Panginoon. Hindi sila lumayo sa Panginoon. Kumbaga, yung mga pagbagsak na yon ay nagpakita sa kanila that they need God in their lives. At ganun din sa bawat isa sa atin. Yes, may iba't ibang mga pagsubok. Sino po ba ang gustong humarap sa pagsubok? Wala, mahirap po talaga. Pero tandaan niyo po, God allows us to go through some fires, some lion, dance of lions, di ba? Minsan dinadaanan natin yan, katulad nung mga tatlong kabataan, dumaan sila doon sa apoy, hindi sila na-spare. Talagang inihulog sila doon sa apoy. Si Daniel, inihulog din siya doon sa lion's den. Hindi sila na-spare. Inalaw ng Panginoon yung mga panahon na yon, yung mga bagay na yon, pero yung mga sitwasyon na yon ang nagpakita
ng kanilang katatagan because of their faith in God. Na sa harapan ng buhay at kamatayan, hindi nila isinuko yung kanilang pananampalataya. Nagpapatunay lamang na sila ay nanatiling matatag ng kanilang pananampalataya. Yung iba naman, maaaring nung unang pagsubok, hindi nakayanan, tumalikod, pero bumalik sila. Bakit? Kasi nga po, ito pong mga adversities na ito, itong mga hamon na ito, ay bahagi para makilala natin ang ating mga sarili. At pag nakita natin na tayo'y mahina, lalo nating hawakan ng ating pananampalataya na hiwalay sa Diyos, hindi po tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Hindi dahil sa ating kakayahan, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa Espiritu ng Diyos. Na yun yung makita natin, na sa panahon ng pagharap natin ng mga pagsubok, dadaan kayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Your faith will be tested sometimes, maaring sa financial aspect. Yung iba, naka-experience pa ng bankruptcy. Pero yung kanilang spiritual foundation, inihayag doon sa panahon na yon na hindi sila bumitaw. Bakit? Kasi alam nila, wala silang ibang dapat pagtiwalaan, kundi ang ating Panginoon. Yung iba ay nasubok ang kanilang pananampalataya sa kanilang health condition. May mga nakaranas ng iba't ibang karamdaman at hindi lang basta karamdaman, mabigat na hamon ng kanilang kalusugan. Yung iba may cancer na kinaharap. Pero nakita nila na dun sa panahon na dumaan sila dito, mas lalo silang napalapit sa Panginoon. Na dun sa mga adversities in life, ang tumulong sa kanila para mapagtagumpayan yung mga adversities na yon, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi sila sumuko, hindi sila bumigay. Yung iba po, nakaranas ng kanilang crisis sa spirit, sa spiritual life nila, sa pamamagitan ng kanilang relationships or yung kanilang, meron silang marital struggles. O yung iba nakaranas ng mga rejections, yung loss of their loved ones, even persecutions and many other testings na pinagdaanan ng kanilang pananampalataya. Pero marami sa mga mananampalatayang ito, nasubok ang kanilang pananampalataya, pero dun sa panahon na yon, nakita nila, yung iba nakita nila malakas ang kanilang pananampalataya, kaya nagpapatuloy pa din sila. Yung iba naman, nakita nila mahina pa yung kanilang pananampalataya. Pero dahil mahina yung pananampalataya nila, mas lalo silang nanghawakan sa ating Panginoon. Sapagkat nakita nila na doon sa panahon ng kahinaan na yon, mas lalong kailangan nila ang strength ng ating Panginoon. Alam natin yung nangyari po kay Apostle Paul. Siya mismo, sabi niya, meron siyang thorn in the flesh. At itong thorn na ito, hindi po yun napakadali. Ang totoo, pinanalangin niya na ito'y alisin ng Panginoon. 3 beses niyang idinalangin na alisin ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ayaw niya talaga ng kalagayang ito. Pero alam niyo kung ano ginawa ng Panginoon? Hindi inalis ng Panginoon. Bagkos sinagot siya ng Panginoon, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang sabi ng Diyos sa kanya, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Doon sa panahon na mahina tayo, mas lalong ipinapakita ng Diyos ang kanyang galing. Mas lalong ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Mas lalong ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Sapagkat kung saan tayo mahina at humingi tayo ng tulong sa Panginoon, siya ang ating nagiging lakas. Siya yung ating nagiging pag-asa doon sa panahon na ayaw na natin, pero sinabi natin, "Lord, hindi ko na kaya. Tulungan mo po ako." It is when we are in very downcast sa ating spirit, sa ating soul, at inabot tayo ng Panginoon, doon natin nakikita, nararanasan yung pagyakap ng Panginoon. Even David, sabi niya, "Why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God." Pinangangaralan ni Apo, ni David mismo yung kanyang sarili. Pinipreach niya yung salita ng Panginoon sa kanyang sarili kasi hirap na hirap yung kanyang kalooban. Bakit ka nalulungkot? Kaluluwa ko. Hawakan mo ang pag-asa mo sa Panginoon. Magtiwala ka sa iyong Diyos. At minsan, dumadating tayo sa ganong mga sitwasyon ng buhay. Naghahanap ka ng trabaho, lahat ng pinuntahan mo ay talaga naman
Di ba? Natatanggap yung iba, nababalita mo, natatanggap. Tapos ikaw naman, bakit lahat ng pinunta mo, trabaho, ikaw ang hindi matanggap. Ang hirap nun. Pero hindi mo alam na habang naghahanap ka ng trabaho na yon, yung mga pagtanggi doon, inihanda ka naman ng Panginoon sa isang magandang trabaho, maaaring sa isang magandang negosyo, na kapag ka nagtiyaga ka, nagtiwala ka sa Panginoon, hanggang masumpungan mo yung talagang kalooban ng Diyos, na hindi ka magsisisi, yun pala ang dahilan kung bakit hindi ako tinanggap sa mga unang trabaho. Kasi meron palang sariling negosyo na ibibigay ang Panginoon sa akin. Minsan hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. But it is when we keep our faith in God, yung ating pagtitiwala sa Kanya na Lord, at the end of this dark tunnel, there is a light that is waiting for me, na Ikaw ang naghahanda para sa akin. Help me, Lord, to keep my faith. Yun yung kailangan nating ma-realize in the days of our adversities. Kung in-reveal ng adversities na ito na mahina tayo, praise God! Because that is the time for us to cling on more to our God. Dahil sinasabi lang ng Panginoon sa atin, hindi mo magagawa yan. Wala kang magagawa. Kailangan mo ako sa iyong buhay. Amen? Kaya pasalamat tayo doon sa mga pagsupo. Kaya nga sabi ng James chapter 1, verse 2, magalak kayo kapag ka kayo dumadaan. Di ba? Kapag ka kayo humaharap sa pagsupok, mananampalataya lang ang kayang gawin yan. Kasi mananampalataya lang ang built to last. Magalak kayo kapag ka kayo dumadaan sa pagsupok, sapagat yung pagsupok na yan, a testing of your faith para malaman nyo kung gaano nakalakas ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, pag malakas ang iyong pananampalataya, malakas ang iyong Diyos. At pag mahina ang iyong pananampalataya, tutulungan ka ng malakas na Diyos. Kasi hindi nagbabago ang ating Diyos. Lagi siyang malakas. Lagi siyang buhay para iligtas tayo. Isaiah chapter 59, verse 1, yun ang sabi. Ang Diyos ay laging malakas para tulungan ka at iligtas ka. Bakit binigyan yung pansin yung lagi? Kasi minsan, sa panahon ng adversity, Lord, nandyan ka ba? Doon natin kine-question ng Panginoon. Sabi nga ni Tita A kanina, magpipray siya, Lord, gusto ko nang umuwi, tapos ito, pandemic. Minsan yung mga sitwasyon, parang hindi umaayon doon sa plano mo. Kaya minsan ang tanong mo, andyan ka ba, Lord? Bakit? Kasi minsan naki-question natin yung existence niya because of our circumstances. Pero hindi nagbabago ang Diyos. Kaya sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, the Lord is always strong to help us. Siya ay laging malakas para tulungan tayo. Hindi siya nanghihina, ni hindi siya nadadala sa ICU dahil sa dami ng problema ng mga Swail, ng mga Israelita. Di ba minsan, nagkakaproblema yung magulang, wala namang sakit, ang mga anak ang may problema, pero inaatake ang mga magulang ng sama ng loob dahil sa katigasan ng mga ulo. Ang nagdadala ay yung magulang, na-ICU. Baliktad, ano? Yung mga pasaway, hindi yun ang na-aksidente. yung nagdadala ng problema para dun sa mga mahal sa buhay. Well, purihin ang Diyos na hindi ganoon ang ating Diyos. Lagi siyang malakas, mga kapatid. Laging maayos ang pag-iisip ng ating Diyos. Lagi siyang marunong para tulungan tayo sa ating mga gagawin. Amen? Yan po ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. And as I close para po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, tandaan niyo, mga kapatid, ito po maliwanag na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Bilang mananampalataya, bilang wise builders, you are built to last. Sapagat ikaw ay matalinong tagapagtayo. You are built to last hindi dahil malakas ka, kundi dahil ikaw ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Si David po, sabi niya sa Awit 18 verses 1 and 2, sabi, ito yung declaration ni David. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Sino si Yahweh sa kanya? Si Yahweh ay batong di matitibag. Dahil kilala niya na si Yahweh ay strong foundation, sabi niya, si Yahweh ang kanyang matibay na muog at tagapagligtas. Dahil alam niya na si Yahweh ay strong foundation, batong di matitibag, sabi niya, lagi siyang ligtas, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Alam ni David. Bakit niya sinabi ito? Kasi katulad din natin, si David ay isang ordinaryo ding tao na dumadanas din ng mabibigat na pagsubok. But then he realized in himself, he had a God who is a strong foundation as a stone. Actually, hindi lang stone, kundi huge rock. Matibay na muog, matibay na bato, na dahil doon siya nakatayo, ang sabi niya, wala siyang dapat ipag-alaala sapagkat si Yahweh ang kanyang tagapagtanggol, tagapagligtas. Ganon din sa bawat isa, mga kapatid, sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga wise builders, hindi lamang tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagaganap ng salita ng Diyos. You are built to last because you are standing upon Jesus, the rock of our faith. He is our strong foundation, the chief cornerstone ng ating pananampalataya. Sa Efeso chapter 2, verse 20, ang sabi, and we are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Tayo ay matatag, tayo ay matibay, dahil sa mga aral ng Panginoon na ating tinatanggap, na ating tinatayuan at ating ipinamumuhay. At ang mga aral na ito ay nakasandig, walang iba, kundi sa ating Panginoon, ang punong panulukan ng ating pananampalataya. Jesus Christ being the chief cornerstone of our faith. Siya ang batong patibayan ng ating pananampalataya. So bilang matalinong tagapagtayo, mga kapatid sa Panginoon, we are sure to last any adversities of life. Amen po ba? Ang sabi nga po ng 1 John chapter 5, verse 4 and 5, sino ang nagtatagumpay sa sanglibutan ito? Siya na may pananampalataya. Kaya yung ating pananampalataya, it will surely help us to overcome, to last anumang sigwa ng buhay na ating pinagdadaanan. Because as believers, as wise builders, we are built to last any adversities. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Sapagat ang Diyos ay buhay, siya ang batong di matitibag at tayo'y nakatayo sa Kanya. Anumang sigwa, dahil tayo'y nasa matibay na pundasyon, anumang hamon ng buhay, bawat isa sa atin, magtatagumpay. Dahil matibay tayong tagapagtayo. Matalinong tagapagtayo. Amen.